Hi guys! It's Lailene here and welcome po to the L-Files. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay lagi tayong happy and healthy. Dito po sa amin, it's sunny and bright. Nakikita nyo naman. So, that's the reason kung bakit. Dito ko muna sineset up yung camera habang maganda ang panahon kasi mamimiss ko to. Mamimiss ko yung ganitong panahon kasi in a few days, actually in 2 weeks time, officially na mag-start ang autumn. So, malamig na naman ang panahon. Although, mayroon mga sunny days pero maginaw, malamig. At ngayon nakatira na ako dito, naintindihan ko na yung mga European kung bakit ganun sila kasabik sa mainit na panahon. Kasi kahit na mayroon summer dito, maikli lang yung summer tapos kasama pa doon yung mga rainy days. And mayroon pa rin mga summer, cold summer days. So hindi yung buong summer is mainit talaga yung panahon. Kaya dati kasi hindi ako mahilig magpainit. Kasi, alam nyo na, mangingitim ako. Pero ngayon, hindi ko na naiisip yun kasi namimiss ko din. Yun nga lang, si Craig kasi kapag lumabas kami at nagpainit, namumula siya. Tapos after mga 3 days to 1 week, balik na yung dati niyang kulay. Ako, pag nangitim ako, sa isang summer ko pa ulit mababaho yung dati kong kulay. So, isang taon na kong tan, ganun. Bongga, diba? Pag ganito yung panahon, madalas nasa labas kami. Usually sa back garden namin, dun kami kumakain, nagme-merienda, tumatambay, barbecue. Doon lagi yun, mayroon kang naka-prepare. Mayroon na ako naka-prepare sa freezer. Para pag, kasi paiba-iba yung araw. Kapag na-check namin sa forecast na bukas is maganda yung panahon, automatic na yun, barbecue na gaagad. Noong isang araw nga, nag-barbecue kami, tapos katatapos pa lang namin, nililigpit pa lang namin yung mga pinagkainan namin, yung pinaglutuan, biglang dumating si na Maria. Kasi tinatanong nila kung gusto daw namin na mag-barbecue dun sa airport, kasama sila. Meron po kasi silang private plane, si na Maria. So, doon, meron silang hangar doon sa airport, and so, pwede na rin silang mag-invite doon ng mga friends nila. And we are privileged na isa kami sa mga nai-invite nila. So, last Monday, nandun kami. At nagkataon, maraming mga hot air balloon. So, bigla nag-decide si Rudy, although wala naman sa plano na lilipad kami. Bigla siya nag-decide, nilabas niya yung plane at lumipad kami. So, si Maria ayaw sumama kasi minsan sumusumpong yung motion sickness niya. Tapos si Craig naman hindi pa rin pwedeng lumipad kasi bawal pa sa kanya after nung accident. So ako lang talaga ang pwedeng sumama sa kanya. So kumakain kami, biglang sabi ni Rudy, mayroon daw maraming hot air balloon. It's nice to chase the hot air balloons. So wala nang ibang choice, ako ang kasama. So tumigil muna ako sa pagkain namin and lumipad kami. But it was a very nice and fun experience. So, today's episode is all about an afternoon with Rudy, Maria, and Leia. Here we go. Meet Rudy, the pilot and owner of the plane.
Second time ko na itong lumipad na kasama si Rudy. At parang mas komportable na ako this time. Nung una kasi natatakot ako. Hindi ako halos gumagalaw sa upuan ko. Pero yung second time na nakakaikot na ako, nakapag-video na ako ng iba't ibang angulo, at nakakuha na rin ako ng mas madaming pictures. O diba, documented pa ang pagdating namin. Parang artista lang. Si Maria ang nasa likod ng camera. Habang si Craig naman ang nag-aalaga kay Leah. Nakasupport silang lahat sa akin para sa vlog na to. Salamat sa inyo. That means a lot.
teka lang. Hi! At habang busy naman kami ni Maria, si Craig naman ang may hawak ng camera para siguraduhin may pictures at videos para sa vlog na ito. Hindi mahilig sa mga pictures ang mga asawa namin. Pero dahil nag-asawa sila ng Pinay, natuto na sila. Sanay na rin sila sa mga selfie at mga groupie. Mabuti na nga lang din at magkasundo ang mga asawa namin. Kasi pag magkakasama kami, hinahayaan lang namin silang magkwentuhan at kami ni Maria, ginagawa namin kung anong gusto namin. Ilan pa lang ang kaibigan kong Pilipina dito sa Netherlands. But I am grateful na isa si Maria doon. Dahil sa ngayon, mahigit pa sa magkaibigan ang turingan namin. Ramdam ko naman sa kanilang mag-asawa ang malasakit nila para sa amin. Salamat sis, salamat sa inyo. Whenever I count my blessings, palagi kayong kasama doon. Thank you for watching, and I hope to see you all on our next vlog. God bless everyone. Until next time, bye-bye!